marami ang na-interes nung nag-viral ang aerial photo na ito. Ano kaya ito? Bakit paikot-ikot? Nang barangay Hipodromo sa Cebu City na perfect oval. Namiss ako nga. First time mong kita ng barangay. Mura siya, grocery. Nindot siya tanawan ko na rin nasa taas. At kung bakit daw ganito ang hugis ng kanilang lugar, ang clue, nasa pangalan mismo ng barangay. Hipodromo, hango sa mga salitang Griego na hipos na ang ibig sabihin, kabayo. At dromos na ang ibig sabihin naman, course. Sa madaling salita, race course para sa mga kabayo. Ang barangay Hipodromo kasi, dati palang kilalang horse racing track sa Cebu. Bago sumiklab ang World War II, masigla raw ang industriya ng horse racing sa bahaging ito ng Cebu. Maganda kasing lugar sa Hipodromo dahil across lang siya ng Cebu Business District. Nakita nila na isang malaking posibilidad din na mag-attract ng mga tao yung pagtatayo ng racetrack. So, isa lang kasi yon sa buong probinsya. Yung mga tao, hindi lang sa Cebu. Masayang-masaya sila kapag tumutunog na yung bell. Kasi ibig sabihin, magsisimula na yung race. Ang 77 anyos na si Carlos, dati raw runner o errand boy sa karerahan. Siguro mga 17 ako noon. Bibigyan kami ng pira. Bili ka ng sigarilyo. Kung minsan, inuutusan din daw siya ng tiyuhin niyang hinete na magpaligo sa mga kabayo. Pag ano mo sa kasada diyan, dagat na. Aabot pa kami doon sa ano sa pier area, pier uno. Malakas mag-swim yung kabayo. Ang main road ng barangay Hipodromo na siyang ang nakikitang biluhaba sa ere, ang eksaktong lugar kung saan daw nagkakarerahan noon ang mga kabayo. Sa gabi, tago kami ng tago. Hindi kami pwede mag-ano sa oval kasi delikado. Start dito mga kabayo, nakahilira. Yan, paikot yan, paikot. Ganon ang design niya kasi restrack ato sa mga kabayo sa una. Habang ang tinatawag naman nilang Blue House, ang dating lugar kung saan naman nakatayo ang view deck o grandstand. Ang entrance ng dating stadium, ngayon, basketball court na. Tinatawag tong Stairway to Heaven kasi elevated to, pataas. Nung sumiklab ang gera, natigil daw ang operasyon ng karera ng kabayo. Sinubukan naman daw itong buhayin pagkatapos ng World War II, pero hindi na raw ito masyadong tinangkilik. Commander of the Amerikal Division maps the drive on Cebu City. Nung nagkaroon ng giyera, hindi na nila nakitang importante yung racetrack. Kaya doon na siya naging sarado. Hanggang sa ginawa na nga itong relocation site taong 1965, ang dating racetrack na gawa sa lupa na palitan ng sementadong kalsada at napalibutan na ng mga konkretong bahay. Bilang pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan at nakaraan, ang imahe ng kabayo at horseshoe, idinisenyo na rin nila sa official seal ng kanilang barangay. Dinance kami that this place will be preserved. It's our honor, our pride to inform that this place is really rich in history. Proud ko nito nga, di sa ako nakatira, di sa ako naglaki. Yan ang trivia natin tungkol sa lugar na ito na hinding-hindi, kwentong kutsero! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.